Muling bumida ang pagiging malikhain ng mga taga-Tarlac sa taunang Belenismo na binuksan ngayong araw. Ito ay ang pagsiklab sa paggawa ng pinakamagandang Belen na isa sa simbolo ng Kapaskuhan. May ulat si Claisel Pardilla live. Claisel. Audrey, dinaanan man ng bagyo ang probinsya ng Tarlac ay tuloy na tuloy ang pagbubukas ng taunang Belenismo na hudyat ng pagsisimula ng pagdiriwang ng Pasko rito. Makukulay, naglalakihan, at talaga namang one of a kind. Ganyan kaganda ang nakamamanghang mga gawang Belen na bibida at kalahok sa pagbubukas ng 15th taon ng Belenismo. Pinangunahan ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Romeo Browner Jr. ang opening ceremony ng Belenismo. Pasiklaban ito ng Art of Making Belen sa probinsya ng Tarlac na sinimula ng Tarlac Heritage Foundation noong 2007. At mula noon ay naging yearly tradition na ang kompetisyon tuwing sasapit ang Pasko. Binansaga naman na Belen Capital of the Philippines ang probinsya ng Tarlac. Ngayon nga ay ipinagmamalaki ng Armored Division ang Confectionery Belen. Inilalarawan ito ang kapanganakan ni Kristo, pero ang setup, candy house na napalilibutan ng ice cream, lollipop, gingerbread at candy cane na tiyak na kagigiliwan ng mga bata. Inihahalin tulad ito, Audrey, sa candy maker noong 18th century na walang takot na inihayag ang Kristyanismo. Kalaok din ang Armed Forces of the Philippines, Northern Luzon Command, binuksan ang kanilang entry ni Defense Senior Undersecretary Jose Faustino. Unity ang tema ng AFP Belen tulad ng adhikain ni President Ferdinand Marcos na pagkakaisa. Inilagay ang Belen sa Giant Castle na nangangahulugang Christmas for Children. Gawa ang pader sa banig at ang bubong naman ng kastilyo ay yari sa abaniko. Kabilang ang mga ito sa higit 30 grand and non-municipal church at community category. Kasama rin ang 12 munisipalidad sa probinsya. Gaya ng munisipyo ng Capas, tampok ang Beleng nakapwesto sa sapatos. Simbolo ng unti-unting paglabas ng mga tao at pagbubukas ng ekonomiya. Audrey, freestyle ang tema ng Belenismo na layong ipakita ang pagiging malikhain ng mga Pinoy sa pamamagitan ng iba't ibang presentasyon ng kapanganakan ni Jesus na nagbibigay ng liwanag, saya at pag-asa na siyang tunay na diwa ng Pasko. Sa ngayon, Audrey, ay ongoing ang event. At kung makikita mo nga sa aking likuran ay parang may pa-music festival pa na nagaganap dito sa pagbubukas ng Belenismo. Sa November 19, inaasahan ang final judging at sa Disyembre ay a-awardan ang may pinakamagandang Belen. Yan na muna ang latest mula rito sa Tarlac. Audrey! Maraming salamat, Claisel Pardilla.